Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Happy first day po of September. Nagawa nyo na ba yung ating cinnamon? Okay, yung magbublow kayo ng cinnamon powder sa inyong doorstep, sa inyong main door. Nagawa nyo ba yon? So tignan po natin. Ayan, so advance naman tayo dito mag-upload. So panoorin nyo po yung ating monthly reading for September. Kompleto na po yun, lahat ng signs. Mapapanood nyo na yung sun, moon, rising, and Venus po ninyo. We have a blessing to bring clarity. So merong mga lilinawin ngayong araw na ito. So kung naguguluhan po kayo, ask for help, ask for someone na mas makakapagbigay po sa inyo ng kalinawan ng sagot ngayong araw, fire signs. Tignan natin, or pwede ngayong araw na to, alam na alam nyo talaga yung ano, kung ano ba yung gagawin ninyo, ano ba yung mga pagtutuunan po ninyo ng pansin. Check natin ano pa ang mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin. We have winter. So meron dito, giniginaw ba ngayong araw na to, nanlalamig or pinagpapawisan kayo ng malamig ngayon? Medyo may tension, natetension yung iba sa inyo. We have the magician. Tignan po natin. We have the adversary. Meron yatang gumagawa sa inyo. Fire signs. Mukhang merong tao dito na hindi natutuwa sa'yo. So, ayun. Merong may ginagawa sa'yo dito, oh. Pwedeng pinapahirapan kayo, iba po sa inyo. Pwedeng hindi kayo pinapatulog. O kaya pagtungtong ng ganitong oras, iba yung nafe-feel po ninyo. Tignan natin. Meron naman dito, pwedeng minamanipula ka. Nagagalit-galitan sa'yo. Merong nagagalit-galitan ngayong araw na to. Para hindi mo siya usisain doon sa maling ginawa niya. Pwede kasi na nanotice mo, fire signs, yung maling ginawa ng taong to. Kaya nagagalit-galitan po siya. So ano talaga siya? Nagiging defensive siya. We have... Your purpose is joy, sabi sa'yo dito. Your purpose has nothing to do with how you make a living. That is your vocation, mission, or inspired passion, all worthy. But your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are, and knowing and loving yourself at the deepest level. Minsan kasi, di ba, akala natin yung tagumpay sa buhay is yung magkaroon ka ng masaganang buhay, maraming pera, pero ang sinasabi nga dito is sa totoo lang, mas maraming mayaman yung hindi talaga masaya sa buhay nila. Nakikita mo lang silang umingiti pero mas malala pa yung problema nila sa'yo. Fire signs. Ayan, so you must live in the moment, fire signs. Ayan. Discover, nurture, and celebrate your now. Minsan nakakalimutan natin yan. So sobrang dami nating pinapangarap, sobrang dami nating goals, nakakalimutan nating mag-enjoy this very moment. Your purpose is joy. Meron ba dito, name is joy? Ayan. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo pagdating naman po sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho ni fire signs. Kamusta naman po ngayong araw na ito? So, balibaliktad pala siya. Tignan natin. We have the stork. Mukhang may magbabago dito ng trabaho. Kasi ito po ay pagbabago, change career. Pwede rin naman na change place. Baka may ma-assign dito sa ibang lugar. Pwedeng magiging clear ngayong araw na to. So, pwedeng may meetings. Fire signs, meron po dito na malalaman ninyo kung saan ba talaga kayo mapupunta pagdating dito sa trabaho. Or makikita mo kung meron bang pag-grow na mangyayari sa'yo sa iyong career. We have the three. O nga yung iba sa inyo, ayan. Meron din ako nakikita magli-leave dito. Hindi ko alam kung sick leave ba yan. Meron tayo ditong clarity talaga. May clarity po talaga na paparating sa inyo dito pagdating sa inyong trabaho. Tingnan natin. Spirit guide. Pwede kasi na nafe-feel ng iba talaga sa inyo. Wala nang kapupuntahan tong career ninyo. Sabi natin, hindi na to nagbibigay ng growth sa inyo. Hindi na nga tumataas yung salary ninyo, pero padami po ng padami yung inyong ginagawa. Meron naman dito, pwedeng
hindi na nga tumataas yung salary, tapos nababawasan pa yung pasok ninyo dyan sa trabaho. Tignan natin. Mayroon tayo ditong Ace of Cups. May new beginnings talaga para sa inyo dito, fire signs. Kaya po yung iba sa inyo, baka nga nagpaplano talaga kayo dito na umalis na dito sa current job ninyo. So, magiging malinaw po yan. Pwedeng ito ay medyo matagal mo nang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. Fire signs, ngayon lang talaga siya mangyayari. Or ngayon ka lang magkakaroon ng lakas ng loob. Depende na lang siguro talaga sa mga nangyayari sa outside your job. Tignan po natin pagdating naman sa iyong negosyo. We have the child, so explore. And we have the snake. Yun, kailangan nyo talaga dito is makibagay, fire signs, pagdating po sa inyong negosyo. Yan. Oh, na, alam mo, nakikita ko nga dito kung pwedeng plastikin nyo yung isang tao. Plastikin ninyo para dito sa business ninyo. Kasi ganyan naman talaga yung mga business-minded. Ganyan yung mga businessman, businesswoman. Diba? Di mo naman pwedeng ipakita yung totoong ikaw pagdating dito sa iyong business. Siyempre, iba ka as a businessman, as a businesswoman, iba ka as a employee, iba ka din sa bahay ninyo. So, you have roles to fulfill ngayong araw na to. At sinasabi nga dito, pagdating sa iyong negosyo ay kailangan mo munang, ayan, magsuot ng mga ngiti. Fire signs. Siyempre, pag nakasimangot po kayo, ay hindi talaga lalapit sa inyo ang grasya. Tignan natin. Spirit guide, tignan natin. We have King of Pentacles. Diba? Nakikita nyo ba? Pag nag-smile kayo, kapag parang tinago nyo muna yung totoong nararamdaman ninyo, mas mag-grow yung business ninyo. Ingat lang din po kayo dito kasi pwedeng mayroon kayong makakaaway pagdating sa inyong mga client. Siguro hindi naman away na ano ha. Pero pwede po na meron dito may hindi magandang komento sa inyong produkto, sa inyong services. Kaya parang huwag nyo masyadong personalin yung mga bagay-bagay. Fire signs. Tignan po natin ano pa ang mensahe pagdating sa kaperahan. We have the garden. So medyo na ano sa inyo yung iba. Yung iba ay parang pressured po kayo sa kung ano ba yung makikita sa inyo ng mga tao, ano ba yung ine-expect po sa inyo regarding your finances. Parang hindi ka makakilos dito ng naaayon sa gusto mo. Pwedeng lagi na naaayon sa kanila. Pero meron dito pwedeng nag-show off kayo ng kung ano-ano mga bagay na mayroon kayo. So parang nadadala kayo ng tukso, nadadala kayo ng nandoon yung para kasing meron dito minamaliit kaya parang ay papakita ko nga sa kanila kung ano yung kaya ko. Page of Swords, marami kasing nag-i-stalk sa'yo dito. Madaming tumitingin sa mga social media accounts mo, hindi nga lang sa social media accounts mo, even kapag naglalakad ka, napakadaming nakatingin. Meron din po akong nakikita kasi we have Page of Swords, pwedeng may kukontakt sa'yo ngayong araw, pwedeng manghihiram ng pera. Ayan, nakita yata na dire-diretso yung trabaho mo or madami kayong sales, fire signs, kaya may lalapit sa'yo dito. Tignan naman po natin ang love life. Spirit guide, kamusta naman ang love life? Kamusta po ang love life ni fire signs? We have the whip. So, meron dito nahihirapan, nagdadalawang isip. Ayan. Pabago-bago ng ano ba, ng decision itong person mo. Meron naman dito parang gusto nyo na silang ikat. Pero pwedeng bumabalik at bumabalik kasi sa'yo. Ayan. So, ayun. May clarity nga tayo. A blessing to bring clarity. This is number 35. So, ito. Malilinawan din yung person mo. Ayan. Kung siya yung naguguluhan dito ngayong araw, malilinawan siya. Ikaw din, malilinawan ka. Ano ba ang takbo ng relasyon ninyo? Saan ba ito patungo? Pwedeng mapag-uusapan nyo yan ngayong araw. Proceed na po tayo sa ating free reading. Ayan. Maraming salamat po sa mga matsatsagang nagko-comment at sumusunod po sa ating rules. 5 questions po yung sasagutin ko ngayon. Hindi ko rin alam kung ba't ko ba pinapahirapan ang aking sarili. Pero ito po ay gift ko sa inyo. Ayan, ito lang po yung may offer ko, my time. So, ayan. So, dito lang po kayo mag-comment sa ating YouTube kasi kapag sa page po, may bayad na po yun. Pero sure naman na masasagot ko kayo. Kaya ayan.
tiyaga po dito sa ating YouTube. At kung meron naman po kayong, 'di ba? Meron naman kayo. Ayan, edi at gusto niyo'ng masagot kaagad, message na lang po kayo sa ating Facebook page. Tignan na natin sino ba 'yung una nating sasagutin. Lenilyn Cancino, April 6, 1991. This coming month of September, malalampasan ko na po kaya 'yung mga pinagdadaanan ko na problem about financial. Thank you in advance po. God bless. Tignan natin. Lenilyn Cancino, malalagpasan mo na ba ang iyong mga pinagdaraanan pagdating sa iyong kaperahan ngayong September? Ten of Rods, so may stress talaga na lumalabas dito. Kailangan lang you keep pushing forward. Huwag kang susuko dito. Tignan natin. Okay. May healing tayo dito. Susulit naman yung mga pagod mo. Ace of Cups, new beginning. Meron tayo ditong The Sun. Yes. Maganda po yung energy mo dito. Tuloy-tuloy mo lang yung mga ginagawa mo na hakbang, na steps para dito sa paggaan ng iyong mga problema regarding your finances. May offer din sa'yo dito. Kaya, yan, parang huwag kang maging masyadong choosy sa mga i-offer sa'yo. Kasi makakatulong po talaga yan para sa iyong financial. Ayan lang po. Maraming maraming salamat. Proceed na tayo kay question number 2. So, ito naman po ay for Genelita Mapaatay. Ayan, pasensya na po kayo, nagugulo anak ko. No? Hindi ko pa alam kung paano ba yan i-pronounce. August 7, 1970. Ayan, makikita nyo naman po sa screen natin. Mabenta ba ngayong September ang binebenta ko na lupa? Salamat po and God bless. Ayan, tingnan natin. Genelita. King of Swords. Mukhang may makakatipo dito sa lupa ninyo. Tingnan natin. Wow, Ten of Pentacles. We have Page of Rods. Ayan, may makakatipo talaga dito. Mukhang makaklose deal nyo po yan. Ayan, it's either ikaw yung makipag-usap or isang male energy. Ayan po, or pwedeng ito yung makakabili. Isang lalaki. Isang family sila, oh. Ayan po. Maganda naman po talaga. Ayan, relax lang po kayo dito. Sagutin nyo po kung ano man yung mga tinatanong ng taong to. Ayan. So, ito yung energy mo na medyo nape-pressure ka dito. Masyado mong iniisip. Relax lang po. Mabibenta nyo po yan ngayong September. Okay. Question number 3 na po tayo. This is for Hannah Destura. November 23. Magkikita pa ba kaming mag-asawa or reconciliation? May mangyayari pa ba sa amin? Tingnan natin kung may mangyayari pa bang reconciliation sa'yo at sa asawa mo, Hannah Destura. Tingnan natin. We have the Lovers. Twin flame, soulmate kayo. Tingnan natin. Twin flame or soulmate. We have Knight of Swords. We have King of Pentacles. Iba kasi yung ano niya ngayon eh, yung pinagkakaabalahan niya, mukhang trabaho. Doon nakafocus yung person mo. Queen of Rods. Ikaw, mas more on kung ikaw yung gagawa ng way, mas makakapag-usap kayo. Oo. Mas more on sa'yo kung nakikita yung action kesa sa kanya. Kasi ito, nakaupo lang din siya dito. Eh kasi yung Queen of Rods is ano yan eh. Pagkilos po yan. Ito kasi may pinagfo-focusan siya. Which is yung trabaho nga niya. We have Five of Cups. May nasasaktan pa rin dito. May regrets. Pwede pa kayong magkausap. Pwede pa kayong mag-reconcile. Ayan, may new beginnings tayo dito. So kung magkakaroon talaga ng pag-uusap, pwede po na mauwi ito sa pag-aayos po ninyong mag-asawa. Punta na po tayo sa
question number 4. This is for Yalen Diakudin. Diakudin. March 23, 1987. Parid naman po kung mabibigyan na po ako ng pagkakataon na makapasa sa civil service exam ngayong 2023. Tingnan natin, Yalen Diakudin. March 23, tingnan natin, we have 4 of swords. Meron tayo ditong the chariot. Meron tayo ditong the high priestess. Mayroon naman talaga. Ayan, oh, magiging proud ka dito sa sarili mo. Ayan. Pero syempre, be humble pa rin. Six of rods. Ayan. Mayroon, oh, magiging proud ka. Hindi lang ikaw, pati yung family mo. Yung mga tao talaga na sumusuporta sa'yo. Magiging proud sila sa'yo. The magician. Kayang-kaya mo yan. Yan, oh, magtiwala ka sa sarili mo. So, ayan, punta na po tayo sa question number 5. This is for Luminous Russell. July 13, 1978. Matatapos ko po ba ang kontrata ko dito sa work ko? Salamat po, madam. Ayan, tingnan natin. Matatapos mo ba, Knight of Rods? Focus ka lang dyan sa work mo. Queen of Cups. Para positive naman yung cards mo. Tingnan natin. We have the Fool. Yes, matatapos mo naman siya. Ayan. Ano bang plano mo after na matapos yung ano mo, yung kontrata mo dyan sa trabaho mo? Yan, parang pagplanuhan mo na din yun. Pero focus ka mo na din. Ayan, Six of Rods. Yes, matatapos mo naman talaga siya. Wheel of Fortune. Madami pang naghihintay na good opportunities para sa'yo. Lalo na, ayan, pagka after mo dyan sa kontrata mo na yan. Yan lang po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Napahaba na tayo kasi 5 yung sinagot ko. Tomorrow po ulit. Maraming salamat.